Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng kalinis-linisang puso ni Maria. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birhen ay naghanda ka ng tirahan sa iyong banal na Espiritu. Ipagkaloob mo dahil sa kaniyang panalangin na kami maging mga templo ng iyong kaluwalhatian, alang-alang sa anak mo, si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang itinuturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos.
Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nanabik sa muli niyang pagparito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tunay akong nagpupuri. Nagpupuri buong araw. Akin ngayong hihahayag ang taglay mong karangalan. Ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya't ako'y huwag iiwan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ako naman, samantala ay patuloy ni aasa, patuloy na magpupuri, pupurin ka tuwina. Pagkat ika'y dakila, patuloy kong isasaysay, maghap kong iahayag ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang tagle mong katangi ay iahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tutugtugin ko ang alpha at pupuring kitang tunay. Pupuring kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga imno ng papuri, sa alpha ko'y tutugtugin. Iyukol ang pagtugtog sa iyo, banal ng Israel. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga iskriba na mahilig maglalakad ng may mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging.
inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng kulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang na hindi nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ang kapistahan po ng kalinis-linisang puso ni Maria ay agad ipinagdiriwang pagkatapos ng dakilang kapistahan ng banal at kamahal-mahalang puso ni Jesus. Dahil ang debosyon sa 2 pusong ito ay kapwa magkasamang itinataguyod bilang isang paraan ng mas malalim na pagpasok natin sa misteryo ng Diyos. Inyo pong maitatanong, bakit po magkasunod ang pagdiriwang na ito? Ang dahilan ay dahil ang puso ni Jesus at ang puso ni Maria ay hindi mapaghihiwalay. Sila ay pinagsama at pinagbuklod ng perpektong pag-ibig. Kaya nga lagi ninyong naririnig, to Jesus through Mary. Ibig sabihin, kung gusto ninyong lumapit at pumunta kay Jesus, si Maria ang siguradong daan dahil lagi niyang kasama ang kanyang anak. Si Maria laging nakabantay at nakaalalay kay Jesus. At gayon naman din ang kanyang anak na si Jesus, laging nakatutok sa kapakanan ng kanyang ina na si Maria. At ito ang sinasabi na patuloy silang magkaugnay sa isa't isa. Ang puso ni Maria ay kalinis-linisan sapagkat alam natin na itinakda siya ng Diyos upang ipaglihi ng walang kasalanan at upang isilang ang kanyang sinapupunan, ang kanyang anak na anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Si Maria na natiling malinis sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang kanyang puso na natiling dalisay at walang kapintasan kahit naranasan ng ating mahal na ila ang ilang mga pagdurusa sa kanyang buhay. Noong pong 1944, sa gitna ng 2 digmaang pandaigdig, inialay ni Pope
Pius the 12, ang buong mundo sa makainang pagkalinga at proteksyon ng kalinis-linisang puso ni Maria. Ang hangaring ipahayag niya ang kapayapaan sa mga bansa, kalayaan para sa simbahan, ang pagbabagong loob ng mga makasalanan, ang kadalisayan ng pag-ibig at ang pagsasagawa ng kabutihan. Kaya naman, ang debosyon sa banal at kamahal-mahalang puso ni Jesus ay nakatuon sa napakalaking pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, kahit na ito ay itinaboy, kinutiya, at hindi tinanggap ng mga makasalanan. Ang Diyos hindi napapagod na mahalin at intindihin tayo. Uulitin ko po, ang ating Panginoong Diyos kailanman hindi napapagod na tayo'y mahalin at intindihin sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Ang Diyos patuloy na nakahanda upang tayo'y patawarin sa tuwing tayo'y nagkakasala at nalulugmok sa mga masasamang gawa. Ang pag-ibig ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, walang kupas. Ito ay pinatunayan na niya hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, ang debosyon sa kalinis-linisang puso ni Maria ay nagtuturo sa atin ng kanyang pag-ibig kay Jesus Nazareno at sa ating Diyos Ama. Tulad ni Maria, naway ibigin natin ang Diyos. Tulad ni Maria, maging mapagkumbaba tayo. Tulad ni Maria, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Tulad ni Maria, maging bukas ang ating puso sa mga pagpapala ng ating Panginoon. Subalit, lagi rin sana nating pakatatandaan na ang kabanalan, kadalisayan, at kabusilakan ng puso ni Maria ay galing lamang sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Si Kristo ang araw at si Maria parang buwan. Ang kagandahan ng buwan ay dahil sa liwanag na natatanggap nito mula sa araw. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idalangin natin sa Diyos na pagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwi na ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan naway may ipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip
naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyariang pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginawaan ng loob, katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak. Panalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kapatid natin at kadiboto na naghahanda para sa kanilang pangunahing pagsusulit o mga board examinations. Gayon din ang mga kapamilya, kapatid, na mga nagugutom, walang makain, naghihirap at naghihikahos sa buhay, naway basbasan at patnubayan sila ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapit naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang lakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maria, Ave
Maria, Ave to thee, of our redemption, Ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Binyagang Bayan 2024, sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 hanggang 7 years old. Handog ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatalaga o pagpapalista ay sa June 18, araw ng Martes. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod muna po ang lahat para sa pambansang pagtatalaga sa kalinis-linisang puso ni Maria. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na ina ng Diyos, habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon ng dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay maghahayag ng aming pagtatalaga at paghahabilin kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sinisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ng liwanag at kadiliman na ngayon ay inaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibig na tahasan naming iniahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na espiritu.
Yakapin mo ng may pagmamahal ng Ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa na ngayon ay pinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na Ina ng Diyos. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mahal naming Ina, itinatalaga at ipinagkakatiwala namin ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming bayan, ang aming archdiocese sa iyong mapagmahal at kalinis-linisang puso. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalabang-labang nagahati-hati at sumisira sa aming bayan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglalabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay na sinapupunan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipag-adya mo kami. Mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa kawalan ng pag-unawa sa mabuti at masama, ipag-adya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipag-adya mo kami. Hibik namin pakinggan, o mahal na Ina ni Kristo, ilakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa kasaysayan namin bilang isang bayan ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan na maawaing pag-ibig. Puksainawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Papamnibaguhin nawa nito ang kalooban at budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami
sa kasalanan ang puso mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kahihasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuhalhan ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inihalahati ka namin.